ang bahay ay isang lugar kung saan tayo ay ligtas sa ulan, sa bagyo at iba pa. Tahanan ng isang pamilya. Paano kung ang bahay na ito ay hindi na isang ordinaryong pamilya ang naninirahan? At di umano kung ano-ano na ang mga nagpaparamdam. Maraming mga bagay dito sa mundo ang mahirap maipaliwanag. Ako si Kuya Rick at samahan mo kami para alamin kung may nababalot bang kaba balaghan dito sa bahay na pula sa May San Ildefonso, Bulacan. Dito lang yan sa Kaba Balaghan. Kuya Rick nagbabalik channel Paranormal Exploration. May masasagap agad na negative energy dito sa lugar. Ang lakas ng kilabot, mga tropa. Ito, meron. Kanina nga pala, may narinig kami parang ano. Ewan ko kung ano yung humiyaw na yun. Parang babae. Hindi pa ako nalalayo. Dito may tinuturo ng negative energy. Hanggang may mararamdaman ka sa spot na ito pag tumayo ka. Meron po dito. Yan, mga kababalaghan, sa spot na to. Yan kasi yung mga imprints nila na naiwanan nila. For example, yung isang ghost o isang entity na nag-stay sa isang lugar, may naiiwan na mga elementals po dito sa likod. May tinuturo po dun sa medyo matukal. Mga imprints ng mga namatay dito, yung energy o yung mga memories nila. Dito sir, meron pa rin may magubat na part po ng bahay na pula sa likod. Napakaraming spot dito sa lugar na ito. Nakaramdam na rin ako ng ano sa tiyan. Tapos po nakita yon. Yan. Dito po nakita ni Adventure, ni Kobe Explorer. Nagbabago yung anyo ng baby. Na same sa ating divining rod na same spot dun sa sinasabi ni sir. Yung may nakita siya. Talagang nagpapatunay po na ating radis. Hindi po gawa-gawa lang yung mga nases. Diyan po natin makikita kung ano yung possible na entity po na nagpapakita po. Dito po, meron na naman. Napakadami dito sa gawing gitna. Diyan po. Hintayin lang po natin yan ng maya-maya at konti. Pwede na po natin kunin. At para malaman po natin kung ano po yun. Makikita natin mamaya sa pagtatawa. Medyo bumibigat na yung ulo ko na indication po na nag-uubos na ako ng energy at medyo nakapag. Kung may nakatayo po dito yung ulo, katawan, ayan po. Ayan po yung lumabas. Ayan po, nagpo-form siya. Ayan. Hugis tao po, ayan po. Ouch. Ba't ang init? Tignan nyo, may mata, may ilong, may bibig. Ayun o. Oh. Elementals itong isa na to. Ito po. Ayan po. Kitang-kita po. Meron pong parang ayong taong itim. Pugis ko at yung tao po. Ayan o. Oh. Na parang pahaba yung buhok. Ito po. Ito po. Pahaba buhok, taong itim, mahaba buhok. O parang babae siguro to. Tapos mapapansin mo parang merong mga maliliit na ano dito eh. Na, opo, para po may nakaluhod na lalaki. Para po may release po natin sila at hindi tayo sundan. Susundan tayo yan. Pa yung lalaking nakita namin sa tawas, yung nagpasunog ng aming papel. Yes, siya daw. Galit ka ba talaga sa amin? Galit ka talaga sa amin? O aming rason kaya kami nagpunta dito? Nagagalit pa po ba kayo? Yan po, ang lakas po ng ugoy niya. Opo, hindi ko po inuugayan, mga kababalaghan. Kitang kita niyo. Tapos bigla na lang po hihinto yan sa gitna. Iwan dito? No daw po. Mga elemento ba kayo, mga kaibigan? Yan po, yes.
Tuloy-tuloy po yung pagsagot nila, yes. So, nanginginig ako. Mga multo ba kayo na nagpapakita dito? Kami sasaktan, wala kayong balak saktan kami mga kaibigan. Bandemonyo na nag-handle sa inyo dito, handler. May demonyo ba na nandito na pinakaboss sa inyo dito sa bahay? So, yung may sungay po na nakita sa camera is elemento lang rin ba? Tuturing niyo ba kami kaibigan at hindi kaaway? Ang Ilusorio Mansion o mas kilala bilang Bahay na Pula ay matatagpuan sa Barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Ito'y naging usap-usapan at kinakatakutan ang Bahay na Pula dahil di umano sa mga kababalaghang nangyayari at nagpaparamdam dito. Mapapansin mo agad ang isang bahay na bato na kulay pula kapag dumaan ka sa San Ildefonso. Nagkaroon ng reputasyon ang mansyon na ito bilang isang haunted house. Ang dahilan kung bakit mas naging tanyag ang mansyon lalo sa mga nag-ghost hunting or exploration. Dahil sa kakaibat nitong tatak bilang isang haunted house na may mabigat at malagim nitong kasaysayan. Noong sinakop ng mga Hapon ang bansang Pilipinas, nagsilbi ang Bahay na Pula bilang isang garrison. Dito sa mansyon na ito, ikinulong ang mga nabihag na kababaihan at pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Ang mga edad ng mga naging biktima ay lumalagay sa 13 pataas. Bukod sa pananamantalang ginawa ng mga sundalo, labis ang ginawang pagpapahirap nito sa mga biktima. Ilan sa kanila ay dinala pa sa bayan ng San Miguel at inilagak sa comfort station sa loob ng ilang buwan. Sadyang naging malagim ang kaganapan noong mga panahon na yon. Masasabi na ang mansyon na ito ay hindi minulto ng mga ligaw na kaluluwa, kundi ang Bahay na Pula ay minumulto ng mga malagim na alaala na nakahimlay sa bawat sulok ng mansyon na ito. Ano kaya ang aming matutuklasan sa kilalang Bahay na Pula ng San Ildefonso, Bulacan? Kaya samahan nyo na kami sa aming pag-explore sa lugar na ito. Magandang gabi lahat sa inyo kababalaghan. Nandito nga pala ako sa San Ildefonso, Bulacan ngayon. At pamilyar na siguro kayo dito sa aking pinuntahan. Isa sa haunted places dito sa Pilipinas ay yung Bahay na Pula. Ayan nga, nandito kami ngayon at nakikita nyo naman mga kababalaghan. Is wala nang mga pader itong Bahay na Pula. Pero kahit ganun, ano kaya yung makikita natin dito at mga magpaparamdam? Kaya abangan nyo lang yan dito sa Pababalaghan Paranormal Exploration. Mga kababalaghan, kasama ko ngayon yung isa sa kilala na nagpa-paranormal exploration. Ito nga pala si Adventure Miko the Explorer. Ayan po. Kuya Rick Channel, supportan niyo po ang kanyang YouTube channel. Mga subscriber tsaka follower ko, supportan niyo po si Rick Channel. Kuya Rick, kung tawagin nila ako mga kababalaghan. Ngayon, biglaang exploration lang to. Kaya ang gagawin ko muna, bago kami maglibot-libot is, gagawa muna ako ng Tower of Light for protection. Para protektado kami. Sinimulan ko na ang paglalagay ng mga kandila para sa aming Tower of Light
Malakas ang kilabot dito, mga kababalaghan. Yan, una natin gagawin is gagawa muna tayo ng neutral ground para pagdating dito sa lugar na to is safe. Safe tayo. Isa kasi sa haunted na lugar tong bahay na pula. Kaya gagawa muna tayo ng protection para kung ano man ang makita pwede dito. Safe. Habang inaayos ko ang tower of light, bigla na lang namatay ang isang kandila. Indikasyon na pinipigilan kami na makapagawa ng poder o proteksyon kontra sa mga entity na nasa paligid. Yan. Okay. Yan. Para protected kami sa anumang mangyari dito sa bahay na pula. Kasi alam niyo naman na isa sa haunted na lugar to. Gagamit tayo ng rod, divination rod. Titignan natin kung may masasagap agad na negative energy dito sa lugar. Sinimulan ko na gumamit ng divining rod para ma-detect kung may negative energy dito sa labas. Lakas ng kilabot, mga tropa, mga kababalaghan. Kakasimula ko palang mag-divining rod ay nakaramdam na agad ako ng kilabot. At ano ang susunod kong malalaman? Dito, meron. Dito, sa spot na to, sa pinakagitna, meron. May negative energy dito na possible na may nagpapakita dito sa spot na to. Sa buo kasing ano nito, sa buong place dito, ito lang spot na to yung meron. Ayan, ngayon ang una po namin gagawin is maglilibot muna kami dito sa lugar para makita kung ano pa yung possibility na entity na makita namin. Ngayon, sisimula na kami maglibot dito. Nagpasya na kami na pasukin o libutin ang bahay na pula para makapag-explore na kung ano yung mga pwede namin makita sa lugar. Yan nga, papunta pa lang kami sa loob ay talagang kinikilabutan na kami at para bang may pumipigil sa amin pumasok. Pero dahil nga protected kami o may orasyon kami, hindi kami nagpaawat at tumuloy pa rin. Pero may napansin ako na para bagang may babaeng humiyaw na aming narinig. Ito yung bahay na pula, mga kapabalag. Talagang nasira na siya. Grabe ang kilabot dito sa may loob. Kanina nga pala may narinig kami parang ano, ewan ko kung ano yung humiyaw na yon. Parang babae. Sisimulan ko na rin ang paggamit ng divining rod upang malaman kung may mga bakas ba ng entity dito sa loob ng bahay na pula. Tingnan nyo ang susunod na mga rod. Okay, mga kababalaghan, try ko mag-divining rod dito kung mayroong masasagap na negative. Ito agad. Hindi pa ako nalalayo. Dito may tinuturo ng negative energy or possible mga entity na nag-i-stay dito sa lugar. Ayun, kitang-kita yung kilabot. Indication niya na talagang may mararamdaman ka sa spot na to pag tumayo ka. O dito. Kung i-cleanse to, mga kababalaghan, is napakaraming uubusing kandila. Tapos may tinuturo pa sa akin dito. Dito may tinuturo pa. Nagpatuloy kami sa paglilibot dahil may itinuturo pa ang divining rod na meron pa siyang nasesense na negative energy sa lugar. Patungo na kami sa likurang parte ng bahay na pula. Nagpatuloy ako sa pagsesense ng mga negative energy o mga bakas ng mga entity sa lugar.
kung saan sila nagmamanifest at nagpapakita, at bigla na lang. Dito meron. Meron po dito. Yan mga kababalaghan, sa spot na to. Meron siya nasa-sense dito na energy na possible na may nag-i-stay dito sa lugar na to. Nakakadalawa na tayo na nakikita na may negative energy dito sa lugar. Yan kasi yung mga imprints nila na naiwanan nila. For example, yung isang ghost o isang entity nag-stay sa isang lugar, may naiiwan na energy doon o bakas. Kaya yun ngayon yung nasa-sense ng ating divining rod. Ito po, meron po tayo dyan. Kahit ano po gawin natin, meron po. Kung abalik po. Okay. Lipat na po tayo. At hindi pa kami nakakalayo, ay meron na naman akong na-sense na negative energy. Dito po energy. Sir, meron. Dito po mga kababalaghan, ayan po. Kitang-kita po, meron po dito sa spot na to. Ayan. May negative energy po dito sa puno po na to. Pero mga nararamdaman ko po dito is ano, mga elementals po dito sa likod. Doon po, may vision po ako nakikita na may babaeng nakatayo doon sa may harap kanina. Ayan. Open, kilabot ko, ayan. Nandito lang sila. Nandyan lang. Nakatayo doon sa may ano. Sa kaninang may spot. Doon. Ayun. Oh. Nakatingin siya sa atin. Dito, meron din po dito. Ayan. Sige, gagawin pa tayo doon. Tator, agay po tayo na kapiraro. As in the light, illusion, lumi, spiritum, sanctum, lamurok, mutam, ilam. Sudem, sidak, sirak, sumatam, hum. Yan po. Pagalaw-galaw po ang ating divining rod. May tinuturo po doon sa medyo masukal. Yan po. Ito po, nagpapatuloy po kami kababalaghan. Dito may tinuturo. Sir, dito po may tinuturo sa may puno ulit. Dito po sa spot na to. Kasi possible po to yung mga imprints ng mga namatay dito, yung energy o yung mga memories nila. Opo. Dito, meron po dito talaga. Ayan po yung kilabot ko. Kitang kita. Lapit ka, Major. Ayan. Tutukan. Ayan. Dito po, meron. Dito sa may puno na to. Ayan po. Pag lumayo naman po ako, nawawala o. Tingnan niyo po. Ito po. Ayan po, nawawala po siya. Tapos bumabalik po ulit o. Bumabalik po ulit talaga dito. Sa spot na to. Mga kaibigan, pumunta kami dito. Hindi upang makipag-away. Nandito kami para mag-explore lang. Napakaraming spot po dito sa lugar na to. Dito sir, meron pa rin po dito. Grabe. Nandito na kami sa may magubat na part po ng bahay na pula sa likod. Yan.
Ito po. May spot na naman pong na kita yung rod, divining rod natin. Napakaraming spot po dito. Yan po, dito meron pa rin po. Ayan, ibon. Ano yun? Biglang may lumabas na ibon. Ibon po. Nagulat kami, kala namin kung ano. Dito meron namang spot. Napakaraming spot dito sa lugar na ito. Ito, mas dumadalas po yung mga negative energy dito. Or yung imprints ng mga entities na nagpapakita dito sa lugar. Subukan nyo kapag kayo nag-stay dito sa ano, meron kayong mararamdaman na kilabot. Indication na meron talagang energy dito sa spot na to. Nakakaramdam na rin ako ng ano sa tiyan. Kasi isa yan sa... Ayun, kanina pa yun. Habang kami nag-explore, may mga nagliliparang ibon sa masukal na parte ng bahay na pula. At kanina pa yun na tila parang sinusundan kami. Ano yun? Yung kanina ng ano? Yung lumilipad kanina. Yung ibon kanina. Ayun. Mga kaibigan, hindi kami nagpunta dito para makipag-away. Nandito lang po kami para mag-explore po. Oo nga. Yan po. Hindi po kami pumunta dito para makipag-away. Stay pa po tayo. Pinagpatuloy pa rin namin ang pag-explore kahit may mga kung ano-ano nang lumilipad sa aming paligid para malaman kung may mga entity pa o bakas na entity dito sa lugar. Sa pagpapatuloy ko na pagsisense ng mga negative energy or imprints ng mga entity dito sa lugar, meron akong na-sense dito na may imprints ng mga entity malapit doon sa puno kung saan di umano may nakita meron, si Adventure Miko the Explorer na isang bata na nagpapalitan nyo. Noon last year pa nung nagpunta siya dito. At hindi nagkamali ang aking divining rod na kung saan niya nakita yung bata ay doon rin may na-sense ang aking rod. Positive po. Ayan po, dito niya po nakita yon. Yan, dito po nakita ni Adventure Miko the Explorer. Nagbabago yung anyo ng baby na same sa ating divining rod na same spot doon sa sinasabi ni sir, yung may nakita siya. Talagang nagpapatunay po na ating rod is hindi po gawa-gawa lang yung mga nasesense. Ayan po. Dito po, sa area na to. Ayan po. Ito po. May spot po siya dito. Ibig sabihin, kung dito niya po, kung nakita niya po yung baby dito, na nagkaroon po siya o nag-iwan po siya ng mantsa. Or bakas ng kanyang energy dito. Kaya po nasa-sense. Kaya positive po yung nakita ni Sir. Nag-iaya na si Sir Miko the Explorer na umalis sa likurang bahagi ng bahay na pula dahil hindi na maganda ang kanyang nararamdaman. Makababalaghan. Medyo hindi na maganda yung nararamdaman ni Sir kaya lalabas na muna tayo. Tsaka medyo nadidigay na rin ako. Yan, wala dito sa may gawing hagdanan. Check ko ulit dito. Balikan ko yung dito kung meron talaga. Ayan, dito. Dito yung nagpakita sa vision ko yung babaeng nakatayo dito. Opo. Kanina dito. Same spot po na ano ko na po to kanina. Nag ano pa rin po siya, nag negative pa rin po. Yan po.
Grabe. Talagang ang lugar po na to is napakaraming memories o negative energies po. Napagdesisyonan na namin na bumalik sa loob ng bahay na pula para ipagpatuloy ang pag-explore sa lugar. Dahil hindi na maganda ang nararamdaman ni Sir Mico sa likurang bahagi ng bahay na pula. At pinagpatuloy ko ang aking pagsisense sa mga negative energy po o bakas natin ng mga entity sa lugar. Saan may na-detect? Yan, dito pa rin, no? Talaga, mga kababalaghan, dito yung una namin na-detect sa loob. Same pa rin. Yan. Ngayon, grabe yung kilabot ko dito. Yan. Yan, mamaya mag-iwan tayo ng papel. Tapos, tatawasin natin yon kung ano yung mga nagpapakita dito. Para lalabas yun sa papel mamaya. Ito, mag-iwan tayo ng mga papel. Mag-iwan tayo ng mga papel kung saan gagamit tayo ng pagtatawas mamaya. Hanap muna tayo ng spot. Wala dito sa gabi na to. Yan, dito sa gitna. Dito nga, yan, kinilabutan ako. Dito ako dinala ng rod. Sa area na to. Dito sa spot na to. Mag-iwan tayo ng isang papel para malaman natin kung ano yung nandyan. Dito na naman, mga kababalaghan, meron pa dito. Iwan tayo ng papel dito sa gitna, mga kababalaghan. Ang daming spot dito. Pagtatawas po ang gagawin natin. Diyan po natin makikita kung ano yung possible na entity po na nagpapakita po dyan. Dito po, meron na naman. Napakadami dito sa gawing gitna. Yan po. Hintayin lang po natin yan lang maya-maya at konti. Pwede na po natin kunin. At para malaman po natin kung ano po yung makikita natin mamaya sa pagtatawas. Medyo bumibigat na yung ulo ko na indication po na nag-ubos na ako ng energy at medyo nakaka-absorb ng negative energy dahil sa mga spot na aking pinupuntahan. Kasi po yung mga dinedetect ko po is yung mga spot na kung saan po, dito kanina, nung unang-una po natin dito sa loob. Ayan po, till now, ganun pa rin, consistent po, walang nababago. Ayan po. Siguro pwede ko nang kunin yan. At least po, nadikit na siya dun sa lugar. Ito. Ipa-process na po natin para makita natin yung entity. Ano po? Diyan po. Meron nga sir, eto. Meron. Ang susunod na aking gagawin ay paper ritual kung saan posible na makikita ang mga nagpaparamdam sa bahay ng pula. Paalala, ang sumusunod na eksena ay siguradong magpapataas ng inyong mga balahibo at kikilabutan kayo sa makikita sa paper ritual.
Ritualan na po natin to sa pagtatawas para po malaman natin kung ano yung mga possible na entity na magmamanifest po sa ating pagtatawas. Yan mga kababalaghan, sisimulan na natin. Siyempre, kandila muna natin. Infinite. Tayo muna natin yung kandila. Ito po mga kababalaghan. Yan. Babasahin na po natin to ng ating langis na dinasalan. Tingnan natin kung ano yung mga makikita dito. Ito po. Ito po yung nandyan lang sa bungad, sa gate. Check nyo po. Ayan po. Yan po yung, pansinin nyo po ito, parang nakatayong tao. Ito po, dito po kita eh. Yan. Dito po kita. Ito po. Yan. Dito po yun. Tama po yung sabi kanina ni Sir Miko, na dyan yung nakatayong kanina dito sa unang spot po na nakita natin dito sa may ano po tawag dito, terrace o tarangkahan. Ayan po, pansinin niyo po maigi. Tao po yan. Ayan po, ulo, kamay, braso, ayan, katawan. Dito po yan. Kaya po yung sabi ko may nakatayo po dito, yung sabi niyo po kanina na may tinitignan lang niya yung mga ano, yung mga nasa paligid. Yan po yung lumabas sa ano natin. Ito naman po mostly puro sa loob na po ito. Opo, dito po yan, sa labas. Ay, medyo upo na ako. Ngalay na ako. Baka po meron pa po kayo makikitang iba pa pong imahe dyan. Yan po ah. Tama po ba nakikita ko? Tao. Tao na naman nakatayo. Ito po. Opo, lalaki. Ito po. Dito po mas tanaw po dito sa gawin ito. Ito po. Dito po siya. Yan po. Ito yung kanyang ulo. Katawan. Ayan po. Ayan po yung lumabas. Ayan po. Nagpo-form siya. Ayan. Ito po. Ito pong banda po na to. Ito pong spot na yan. Ito po yung mga nasa loob. Parang sunog. Gagalit. Gagalit po kapag ganun. Nagagalit po. Galit po yan. Kaya po nasunog. Galit po yan. Ano daw sila? Nadapuli. Ha? Nadapuli natin. Nahanan natin. Ito po next. Kasi wala pa atang nagganto dito sa lugar na to. Ito po yung next natin. Puro sa loob po ito. Hindi ko na nga alam pumatandaan kung saan sa loob. Kasi sobrang dami po sa loob na spot. Opo, nakakaubos po na energy yan. Kapag ano po tayo kasi doon, na-expose po tayo, yun po yung possible na ating nararamdaman. Ito po. Yan po yung lumabas sa ating yan nga po. Ayun. Nakakilabot. Hugis tao po. Ayan po. Ouch. Patang init. Napaso ako. Ang sakit ah. Ayan po. Hugis tao po siya. Parang lalaki po. Pansin niyo, lalaki po ulit ano. Kasi ito po, puro po sa loob po ito eh. Ayan po. Ulo. Tapos ang init niya. Anong nahawakan ko? Sakit. Yan po,
sa loob rin po yan, siya pa rin ang nakikita. Siya pa po. Nakakilabot mga tropa yan. Nandiyan na sila. Mamaya susunugin natin yung mga papel na yan para sakit. Nadali niyo ako dun. Ito po next. Dalawang papel na lang po. Ito sa loob rin po ito. Ayan. Na-drain na po agad. Wala pa naman po indikasyon na may sungay po yung medyo lumalabas. Baka ayaw lang magpakita sa atin. Na-drain po agad. Ayan po. Next. Next image natin. Oh, ito, mga kaibigan, oh. Tingnan nyo, oh. May mata, may ilong, may bibig. Ayun, oh. Elementals tong isa na to. Ito po, bilog, mahaba leg. May mata, ayun, ilong, bibig. Elementals po ito. Yan. Yan po siya, oh. Kitang-kita po, mga kababalaghan. Yan po. Elementals po siya. Medyo pa, ano yung ulo niya. Hindi siya korting ulo ng tao, unlike doon sa kanina, talagang korting ulo. Tapos medyo mahaba yung leg niya. Ayan. Mata, ilong, bibig. Opo, elementals po yan. Kasi gal. Ha? Hindi, wala namang ano dito eh. Ayan po, kitang kita. Nakuha na mo ba? Ayan po, kitang kita. Ito po yung mukha niya. Last two. Parang galit. Mamaya po susunogin natin lahat yan para maliit nga lang po. Maliit nga lang po. Mabalig. Ay, yeah. Nakita ko. Ah, baka yan po yung nakita yung sa dul. Oo. Op. Ah, dyan po ako. Naglagay po ako dyan malam sa hantin. Yung nakita nyo po. Oo, ito yun. Pero siya na may hamon. Oo, tingnan niyo po. Hindi naman po tao eh. Malit na yun. Oo nga po, puti pong mata dun. Ito po. Dito po, makita niyo po. Meron pong parang ayong taong itim. Pag-escorting tao po, ayan o. Na parang pahaba yung buhok. Ito po, ito po. Oo. Bababuhok, taong itim, mahaba buhok, o parang babae siguro to. Tapos mapapansin mo parang mayroong mga maliliit na ano dito eh. Na, marami? Opo, yan marami. Napansin nyo po, ayan o. Parang tao na maliliit na parang ganun. Ayan po o. Tapos ito siya, may isang ano dito, may isang tao ayan. Nakablang. Ayan po. Ano po? Ayan po siya. Yan. Tapos maliliit. Opo, doon po. Lalos na loob lang naman po kanila dyan. Opo. Yan, last. Ginigilabutan na ako. Opo, di ba po maliliit. Tapos may isang malaki. Ayan. May nasa gitna na to. To. Yan. Baka kayo ng boss nila yan. Ayan. Ito. Last paper natin. Oh. Meron talaga dyan. Kasi nandiyan naman talaga sila. Iba kasi nahihiya lang magpakita. Siyempre parang tao rin yun. Umiiwas. Tsaka hindi lahat pwede natin pagbintang sa multo.
Eto. Opo. Ito parang ano, para pong may nakaluhod na lalaki. Ito po. Ito po. Ito po, hugis niya. Para siya nakaluhod. Ito po. Tatlong beses nagpakita yung ano, yung lalaki sa mga ano natin. Ito po. Opo. Ano niya? Ayan ka. Ayan. Opo, ayan po. Opo, ayan po. Wala pa ibang lalaki pong nagpapakita dito eh. Except po dun sa mga elementals kanina. Ayan. Pinakikita po dito mga kababalaghan na ng lugar na to is ito po. Tingnan nyo po. Lalaki po, di ba? Ah. Oh. Makikita nyo lang po siya pag tinapat sa kandila. So matotal po sa lahat po ng natawas natin. Mas ano po, mga elementals, yan. Tapos merong lalaki, may nagalit pang isa na sinunog yung papel natin. Siguro ito susunogin na natin. Susunogin na po ito. Ay, tama, ito. Para walang masusunog. Kapit sila ang sunog. Para po may release po natin sila, hindi tayo sundan. Susundan tayo yan. So po. Baka sundan po tayo yan. Mga kung ano-anong elemento o ano na. Yan. Tayo lang natin na matapos. Sa susunod na eksena ay gagamit ako ng divining pendulum kung saan makikipag-communicate ako sa mga entities na nasa bahay na pula. Paalaala, siguradong kikilabutan at tataas ang mga balahibo nyo sa mga isasagot ng mga entities na makikipag-ugnayan sa amin. Huwag manood mag-isa. Okay, next step natin is pendulum. Mag-tower of light muna tayo kung saan para protected tayo sa pagpakondak ng pendulum. Ano pa? Oo nga po, ano? Meron. Nagtatakayan kung ano yung ginagawa natin. Grabe. Di ba kayan po yung lalaki? Okay po, ngayon gagamit tayo ng pendulum. Mga kababalaghan. Ah. Whew. Nakakaubos kayo ng lakas. Pati ako nadidrain. Mga kababalaghan, ito nga. Tapos na kami magtawas kanina. Ayan, nakita nga ni Sir Adventure Nico the Explorer, yan. Ang ating pagtatawas kanina. At biniverify naman niya yung mga nakita natin doon. Opo. Kasi yan lang po yung paraan para po mapakita po natin sa mga viewers natin kung ano yung mga entity na nakikita namin, nakikita ni Sir, yan. Para maipakita namin sa inyo. Para hindi puro ano lang, hindi lang tayo puro, ayun, may nakita. Tama, Sir? Yan. Tawag mo yan? Pagtatawas po tawag doon. Ito po ngayon, magpipendulong po tayo. Divining pendulum po tawag dito. Ngayon po, gagalaw po ito kung gagalawin ko po yung kamay ko. Pero ang gagawin po natin is yan. Tsaka kapag gumalaw naman po ito, para mapahinto ko po siya, kailangan ko siyang hawakan para mapahinto ko siya.
Kasi kapag hindi ko hinawakan yan, gagalaw siya. Ngayon, magtataka kayo mga kababalaghan, kapag nakipag-communicate sa atin yung mga entity nandito, gagalaw siya. Yan. Tapos hihinto yan. Ano? Simulan na natin. Sa pagtatawas namin kanina, ikaw ba yung lalaking nakita namin sa tawas yung nagpasunog ng aming papel? Yan po, gumagalaw na po siya. Hindi ko po ginagalaw yan. Ikaw ba yung nagpa-tinawas namin na nagpakita sa papel? Ayan po, gumagalaw na po. Ayan. Ikaw ba yung... Ayan. Nasa papel kanina nasunog. Oh, yes. Ayan po. Opo, kitang-kita nyo mga kababalaghan. Yes, siya daw. Ayan. Sige, magtatanong pa kami. Galit ka ba talaga sa amin? Galit ka talaga sa amin? Galit ka ba na po? Ayan, huminto po. Napansin niyo po. Mapapahinto mo lang siya kapag ginalaw, hinawakan mo. Pero hindi mo mapapahinto habang maandar. Ayan. Tanong ko, nagalit ba kayo na pumunta kami dito? Nagalit ba kayo na pumunta kami dito? Nagalit. Nagalit. Ayan, lakas ang galaw. So, yung nagkakaganyan mga kababalagan, yung kilabot ko, eto. Tutukan mo nga dito. Ayan, oh. Hindi sa hangin lang yan. Yan. Yan po. Galit. Hindi kami napunta para makipag-away sa inyo, makipag-galit. Nais lang namin mag-explore dito sa lugar para maipakita sa mga tao na nandiyan kayo, na nag-exist kayo. Magagalit pa ba kayo sa aming reason o aming rason kaya kami nagpunta dito? Magagalit pa po ba kayo sa rason namin? Ayan po, sir. Nag-no-no siya. Ayan po. Kitang-kita po natin ng mga kababalagan. Nag-no-no po siya. It means po, hindi kayo nagalit. Salamat po kung hindi kayo nagalit sa aming reason o dahilan kung bakit kami nagpunta dito. Sir, kayo po, baka may tanong po kayo. Nandito pa ba yung bata kanina? Yung bata na nagpakita sa camera ko. Okay. Tanong ko sa inyo, nandito pa ba yung bata na nagpakita sa camera ni sir? Doon sa may likuran? Nandito pa ba yung bata na nasa likuran na nagpakita kay sir Miko? Ayan po. Opo. Kuya Rick, nagbabalik. Or kababalagan. Yes po, nandito pa po sir Miko. Yung bata. Opo, nandito pa. Yung babae kanina, ikaw ba yung nasa tawas kanina, yung babae? Yung babaeng nakita namin sa tawas na nakatayo. Puro yes ha. Talagang totoo yung lumabas sa aming tawas. Multo ba kayo? Multo ba kayo dito? O mga kaluluwang naiwan dito nung unang panahon pa? Multo ba kayo na naiwan dito? No daw po. Sir Miko, hindi po sila ano, hindi sila multo. Elementals ba kayo? Mga elemento ba kayo? Mga elemento ba kayo, mga kaibigan? Yan po, yes. Tuloy-tuloy po yung pagsagot nila, yes. So it means hindi mga nagpapakita dito ay hindi mga multo. Tama po ba? Hindi mga multo nagpapakita dito. Hindi po ba mga multo nagpapakita dito kung...
Hindi po ba multo ang mga nandito? Medyo nanginginig na ako mga ano. Mga kababalaghan. Na-absorb nila yung energy ko. Ayan po, nakita niyo po yung mga balls na yun na umaano sa gitna. Indication po yun na nanginginig ako. Ayan po. Mga multo ba kayo? Na nagpapakita dito? Mga multo ba kayo na nagpapakita dito? Hindi. Kamukha ng sagot nila kanina. Hindi rin po. Same question lang rin ang ginawa ko kanina. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi kami pumunta dito para makipag-away. Hindi nyo ba kami sasaktan? Wala kayong balak saktan kami mga kaibigan? Ayan po, yes po. Mabuti po kung ganun. At ganun rin po kami, wala po kaming balak gawin na masama sa inyo. Ayan po. Wala po kaming balak na gawin sa inyo. Nandito lang po kami para mag-explore. Salamat po kung wala po kaming balak sa amin. Sir Nico, baka po meron pa po kayong tanong. Mga kaibigan, tanong ko lang kung nandito pa yung babaeng white lady na nagpapakita raw dito. Oo nga po eh, nangihina po ako kapag ganyan eh. Wala po. Wala na po, wala na po. Wala na siya. Wala na po. Ayan po no. Ay, yung batang babae. Sige. May tanong pa ako sa inyo. Yung batang babae, nandito pa ba? Yung batang babae, nandito pa po? Tanong ko sa inyo yung batang babae. Yung batang babae, nandito pa po? Hindi lang po po. Pendulum po. Divining din pendulum po tawag. Opo, nandito pa po. Yung bata pa ba yun? Opo, nandito pa po. Yes. At sino yung naluluwa na sobrang bilis kumilos na nakakita sa ano po yun? Hindi po yes or no pwedeng sagot doon. Yung kaluluwa ng bata, anong baby? Yung baby nandito pa, yung sanggol. Ano ba yun? Sanggol ba yun? Tanong ko, sanggol ba yun? Yung nasa likuran ng bahay? No. Hindi daw po sanggol yun. Opo. Sa ilalim ng hagdan, nakita. Ano po yun? Ano po tanong? Specific na tanong. Elemento ka ba yung nandiyan sa ilalim ng hagdan? Elemento ka ba nung, yung nandito sa ilalim ng hagdan? Yes po. Yes, opo. Talagang halos elemento kayo dito. Eto, tanong ko. Meron ba demonyo na nag-handle sa inyo dito, Hunter? May demonyo ba na nandito na pinakabos sa inyo dito sa bahay na pula? May demonyo ba kayong kasama dito sa bahay na pula na nag-handler sa inyo? Meron ba? Wala po. Wala po tayong devil na kasama dito ngayon. Eh yung may sungay po, elemento po ba yung nakita sa camera na may sungay? Elemento lang rin ba yun na tulad nyo yung may sungay dun sa may camera? Sige po. Pahintuin nyo po muna yung pendulum. Ayan ang pendulum. Yung may sungay po na nakita sa camera is isa po ba yung elemento rin? Elemento rin po ba yun? Nanginginig na ako mga kababalaghan, kitang kita po sa pendulum natin. Mas marami na tayo natatanong ngayon. Ano po? Tinatanong ko po. Yung may sungay po na nakita sa camera is elemento lang rin ba? Yes po. Yes. Yes. Yes po. Sir Miko, yes. Elemento lang sila.
Hindi sila demons. Ituturing nyo ba kaming kaibigan at hindi kaaway? Tuturing nyo ba kaming kaibigan, mga kaibigan ko elementals? Yes po, sagot nila. Tuturing nyo ba kaming kaibigan at hindi kaaway? Yes. So, opo. Kaibigan po. Yan po sa mga pwedeng gusto makipagkula. Yan. Suportahan mo po si mga palagtaan. Yan. Patama. Ed. Dalawa. Okay. Ngayon po, may tanong po ako sa inyo. Ako. Sa amin po, ulitin ko po yung tanong kanina. Kayo po ba'y nagalit sa amin? Nagalit po ba kayo sa amin? Yan o, sir. Tingnan niyo po yung sagot. No. No yung sagot niya. Okay. Salamat po kung hindi po kayo nagalit sa amin. Yan po, kinikilabutan ako. Kaya pala, hindi ako... Yan po. Hindi ko nakaramdam na kinilabot. Yan po. Mabuti po kung ganun. Baka po may tanong pa po kayo, Sir Mico. Okay. Ayan po, mga kaibigan. Ah, sige po. Sige po. Sino yung babaeng, sino yung white lady na maganda ipakita sa camera ko? Yung nabasakita niya. Diwata ba yung nagpakita na magandang white lady kay Sir Mico? Malapit sa bintana. Diwata ba siya? Yes. Diwata. Diwata po. Hindi siya multo, kaya po maganda, di ba? Apo. Tama po ba na sasabihin ko na hindi dapat pagbintangan yung mga multo sa isang lugar na nagpaparamdam? Tama raw po. Okay. Mga kaibigan, yun na lang po. Hanggang doon na lang po yung tanong namin. I hope na magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan at hindi pagkakagalit. Isasarado na po natin ang pakipag-ugnayan namin sa inyo at nagpapasalamat kami sa inyong pagtugon. Yan po. Natapos na ang aming eksplorasyon sa bahay na pula. At ayon sa aking pag-imbestiga, ay halos mga elemento na ang naniniraan sa mansyong iyon. Ang mga nagpaparamdang doon ay napagkakamalan lang na kaluluwang di matahimik. Ako ay nagalak dahil naiintindihan nila ang aming rason sa pagpunta namin sa kanilang lugar at hindi naging kagalitan. Lagi nating tatandaan, kahit saan man tayo pumunta at mag-explore, matuto tayong rumespeto sa mga nilalang na hindi nakikita sa ating ordinaryong paningin. Sa uli, tayo ay laging magpasalamat sa ating Amang pinakadakila sa lahat. Kaya lagi nating tatandaan na hindi sa lahat ng oras ay multo ang nagpaparamdam sa isang lugar. Dahil maraming nilalang ang pinagmumulan ng kababalaghan. Mga tropa, tulungan nyo ako na ma-hit ang 5,000 subscriber dito sa YouTube at 5,000 followers sa Facebook bago matapos ang taon. And please support our vlog para mas marami pa kaming mapuntang lugar na puno ng misteryo at kababalaghan tulad dito. Iniimbitahan ko ang mga gustong makipag-collab sa amin. Just PM us on our Facebook page. See the link below. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na.
and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video naming tulad nito. Peace!